Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. I didn't get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it. Still out there. Ito pong ipakikilala ko sa inyo ay isang natatanging babae. Isang babae na sumubok pumalaot sa mundo ng politika na pinamumugaran ng mga lalaki. Minata ng marami, subalit kanyang pinagtagumpayan. Una po siyang gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng majority floor leader ng Konseho ng Maynila. Noong taong 2016, siya na naman ay gumawa ng panibagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila nang mahalal siya bilang kauna-unahang babae vice alcalde ng ating lungsod. Bilang kaagapay ng ating mahal na alcalde, siya po ay naatasan upang pamunuan ang 6 na ospital sa pamahalaang lokal at kasama pa dyan ang Manila Health Department. At bilang door-to-door doktora, pinangunahan po niya ang pagbabakuna sa ating mga batang Maynila, kaya binansagan po siya ni Yorme bilang honey bakuna. Bilang ina ng lungsod ng Maynila, siniguro po niya na mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Manilenyo. At hindi po niya iniwan ang ating alkalde sa gitna ng pakikipaglaban sa pandemya. At silang dalawa ay naging magkatuwang sa pangangalaga sa ating syudad. Ang araw na ito ay makasaysayan dahil ngayon itinakda at iuukit ang isang pahina na hindi pa naitala sa kasaysayan ng politika ng lungsod ng Maynila. Mga kasama, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang secret weapon ni Yorme, ang kauna-unahang babae na magiging alkalde ng lungsod ng Maynila na may puso ng isang ina, Doktora Honey Lacuna. Magandang umaga, Maynila! Taong 1994, unang araw ng Hulyo, 27 taon na ang nakakaraan. Tandang-tanda ko pa nang pumasok ako bilang isang regular na empleyado ng lungsod ng Maynila. Dito ako nabigyan ng pagkakataong pumalingan sa taong bayan bilang isang doktora ng pampublikong pagamutan. Anak ni Danny Lacuna, na hindi lamang naging haligi ng aming tahanan, kundi nagmulat din sa akin sa kanyang pagmamalasakit sa mga mamamayan na naging inspirasyon upang pasukin ang mundo ng serbisyo publiko. Sa ilang pagkakataon, pumasok sa isip ko. Di kaya mas marami pa akong maaring matulungan, di lamang bilang isang doktora, kundi bilang isang halal na lingkod bayan. Kaya't na ako'y pinagkatiwalaan ng mga taga-Sampaloc na maging konsihal na 9 taon, buong husay kong ginampanan at hindi ko sinayang ang pagkakataong yaon. Naibigay din sa akin ang karangalan maging kauna-unahang majority floor leader na babae ng sangguniang panglungsod ng Maynila. Lubos na pinahahalagahan at pinasasalamatan ko ang tiwala at suportang iginawad sa akin ng mga taga-Distrito 4
at ng mga kasamahan sa konseho. Taglay ang damdamin ng pagiging isang mapagmahal na ina at ang malawak na karanasan sa pagbibigay kalinga ng isang doktora, ipinagkaloob sa akin ng ating mga kapwa Manileño ang karangalan na maging kauna-unahang babaeng halal na vice-alkalde sa kasaysayan ng Maynila. Tinaguri ang door-to-door na doktora dahil sa ating personal na paghahatid ng mga tulong medikal sa tahanan ng mga may karamdaman. Kadhana na nga rin ang nagdala sa amin upang maging magkatuwang kami ni Mayor Isko Moreno sa pamumuno ng ating minamahal na lungsod. Naging mabunga ang aming samahan upang tunay na magkatulungan ang ehekutibo at lehislatura na nagpabilis sa pagsasakatuparan ng mga makabuluhang programa at proyekto para sa mga Manileño. Allowance para sa mga senior citizens, PWD at solo parents. Mga mag-aaral ng PLM, UDM, mga grade 12 senior high school, binigyan ng tulong pinansyal. Proyektong pabahay at hanap buhay. Pagsasaayos ng mga pasilidad at pagbibigay ng mga dekalidad ng mga kagamitan sa ating mga pampublikong ospital at health centers. Nang dumating ang pandemya, mas malaking responsibilidad ang ipinagkatiwala sa akin ni Mayor Isko na pangunahan ang pagtugon sa krisis pangkalusugan. Pinalakas natin ang kakayahan ng mga ospital na makapagbigay na sapat na kalinga at pangangalaga sa mga pasyente. Tayo ay nagsilbing matibay na sandalan ng ating mga medical health workers at frontliners sa gitna ng tila bang wala ng katapusang paghamon ng COVID-19. Agaran tayong nakabili ng mga kinakailangang gamot at bakuna. Sa kabila ng karagdagang tungkuling iniatas sa akin, sinikap ko pa rin magampanan ang mga gawain ng isang vice-alkalde. Pinangunahan natin ang mabilis na pagsasabatas ng paglalaan ng pondo para sa pamamahagi ng ayudang pinansyal at pagkain sa bawat pamilyang Manileño. Ang lahat ng ito ay lalong nagpaigting sa matibay na samahan namin ni Mayor Isko at ng buong konseho. Nagbunga ito ng mas kapaki-pakinabang na mga solusyon sa mga suliraning hinarap ng bawat Manileño. Ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating punong lungsod, sa iyong pag-alalay at pagkilala sa akin bilang iyong kaagapay at di lamang isang spare tire. Maraming maraming salamat, Mr. President Isko Moreno. Sa pagkakataon ito, ang iyong partner at binansagan mong hani bakuna ay higit